Nice. A little old farmhouse. Andyan sila. And then yung mga bata andun. Thanks, girls. Oh, adobo. Hello mga langga! Kumusta kayong lahat? So today is Friday and it's already 5 PM and ngayon na ako nag-vlog. Diba hapon na? Kasi on the way kami sa Currency Creek. Mag-ano kami dun? Parang weekend holiday. Kasama sila Trish and Greg. Kasi ang tagal din namin na hindi sila na kita. Nagkita kami ni Trish nung before kami pumunta ng Melbourne. Pero saglit lang yun. So, yun. Magka-catch up kami doon. Pasensya na ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi ang dami ko din ginagawa sa bahay. Nag-a-adjust pa. And ang dami kong nililinis. And then nagtahi ako nung ano. And then upload ko siya sa aking sewing channel. Kasi ang tagal ko na din hindi nakapag-upload ng sewing videos doon sa aking sewing channel. So nagtahi ako last week. And yun. So, gagawin ko siya every week ako. Magtatahi din. Mag-upload ako ng sewing videos every week. Every Wednesday ko siya gagawin. So, yun yung goal ko. Every week ako magtatahi para ma-upload ko siya sa aking sewing channel every week. So, anyway. So, yun nga. Pupunta kami sa Currency Creek kasi weekend holiday. Kasama sila Trish and Greg. And then, some other friends bukas or sa Sunday. So, Sunday yung balik namin dito sa, ano, sa city, sa Adelaide. Siguro balik na kami dito, lunchtime na. So, ayan, princess. Magsalita ka naman daw, nak. Magsalita ka naman. Hi. Anong hi? Parinig mo daw yung boses mo. Nagano lang si Mark ng, ano, eh, petrol. Petrol, diesel. Diesel, yes. Yeah, it's not petrol. I made one mistake before. Yeah. Put the wrong petrol in. And boom. Yeah, well, I put petrol in the car before Christmas, made a mistake. I've had diesel cars for 10 years. Yeah. I just wasn't thinking one day on the way to work, Monday morning, 6:30 in the morning when Dinah was in the Philippines. No, I was in the Philippines. Can't remember. Maybe. A few months ago, yeah, and I just... Oh yes, I was in the car. And I just put the wrong petrol in, started driving the car, and the car had no energy. Yeah, because sabi niya sa akin, on the way daw siya sa work. Yeah, I was just thinking about the thing. Sumakay siya ng Uber. Sabi ko, right. Why Uber? You got the car. And then yun nga, na nagkamali siya na lagyan niya ng petrol yung sasakyan instead of diesel. Mechanic, it was going to be so expensive. How much? Well, it cost me $800 Australian, which is about 30,000 pesos. Because you had to drain the engine, drain the fuel tank, drain the fuel lines. It took hours. I didn't get my car back for 2 days. No, 3 days, I think. But lucky. So I was very lucky. It could have been a lot more expensive. I could have damaged the engine really badly, like really badly. But I was very lucky. So, yeah. Well, these mistakes happen sometimes. That's true. Princess, can I have a drink? I only bought one. We'll just share one, okay? Yeah. Thank you. It's a bit too, I thought two drinks like this are just too big. And too much for you guys. Mahilig sila sa Coke na dalawa. So we just share. Thank you. So may kahati na si Mark. You can have some as well. Mm-hmm. Dinah loves Coke. Coke Zero, don't you? You love all those chemicals in your body and it makes me feel like when I drink those chemicals. Yeah. What? It's so nice you're laughing. Again. Yeah. Yeah. Malungkot kasi kanina si Mark kasi nakatanggap siya ng tawag galing sa kakilala niya. Na yun nga yung friend niya namatay. Andun daw sila sa Melbourne kasi... Is that Melbourne night? Yeah, to go to Melbourne. Yes. Para sa operation sa heart. Heart. Ayan.
it stop your heart, is that right? Yeah, they stopped the heart for a few hours. It was a 10-hour operation, and they had to stop his heart because it was the aorta, the main pipe that goes from the heart, wasn't working properly, and they had to operate on it. But to operate on it, they had to stop his heart for 4 or 5 hours. I don't know how that works. It's incredible how they do that. Yeah, they put some electrical charge in and stop it. And then from there, the operation went for 10 hours, went fantastic, was absolutely spot on. Doctors were very happy with it. And after 10 hours, they went to restart his heart. Wouldn't start. They just kept trying, just wouldn't restart it. So he died last night, terrible. He's only a young man my age, very fit and healthy, young kids. And I catch up with him regularly. Yeah. And I was telling Diana, what's hard is that he's been a friend of mine for about 25 years. Close friend of mine, and we've been through a lot together. We had lots of talks and discussions. We catch up 2 or 3 times a year for lunch and just have long chats. And you know, in life, you don't get too many long friends, like long friends that stay with you. And he's been, I had a heart attack 20 years ago, and he was there for me in hospital. And I've been with him. I visited him 8 years ago when he had other health problems. And yeah, it's hard when you lose a good friend, and I wasn't expecting it. Not at all. We only caught up just before Christmas, just before Diana came back. And I was going to see him again in 2 weeks' time. We're doing some for some joint venture businesses that we're doing together. So, very sad. Very sad. It's, I won't believe it. It takes a long time for these things to sink in, doesn't it? Mm. So, I was very sad today. I had to go for a long walk for a couple of hours and watch some YouTube and listen to some music, and I rang a couple of other friends, we had a bit of a chat about it. Yeah, you know, he's a young man, he's 50, he's 54, leaves behind his wife and his kids, he loves his kids, and they've got no dad now. Just so sad. Just so sad. So yeah. So yun, kaya medyo ano si Mark ngayon, medyo malungkot siya. Buti nga tumatawa na siya. Kanina talaga sin napahawulgol talaga si Mark sa iyo. Nagulat nga ako, sabi ko, ba't siya umiiyak? Sabi ko, ano nangyari? So, yun nga. Kaya, late na kami. Dapat kanina pa kami aalis ng bahay, 3. Eh, nag-ano muna si Mark, lumabas muna siya, nag-walking para maanon din yung, ano niya ba? Kasi hindi niya talaga mapihilan yung iyak niya. Iyak siya ng iyak. So, yun. So, anyway, mga langga, I will update you again later. Kung andun na kami sa current secret. Kanina medyo gloomy, pero ngayon sunny na. Andito na kami mga langga, so I think yan yung bahay. I think that's Trisha. Okay. So, dito kami. Yeah. Nice. Nice. A little old farmhouse. Cute. Hello mga langga, dito na kami. So, andyan si Trish. And yung dalawa, andun sa labas, nag-uusap. Si Princess, hindi ko alam kung nasan siya. So, mag-ano tayo? House tour. So, ito yung hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, diba? Dito kami magsistay for 2 nights. So, yan yung entrance. Yung may-ari ng bahay. Tapos dito, ano nga tawag yung ganito dito? Veranda, diba? So, dito pagpasok mo, meron silang ano dyan? Mahilig daw yata to sa manok. Kasi yung display niya, nila. Ayan. Di ba ang cute? Parang peaceful lang. Parang ang laki niya. Tapos dito, yung sala nila. Ayan. May fire. Tunay pa talaga. Nagtanong pa ako. Ayan yung may... Parang lagi siya ng wood. Pero meron silang heater din dito. And instruction. Meron din. I'm sure malamig dito pag winter. Pag-wait, ang gusto ko ng ceiling. Ang detail lang. Tapos, dito tayo. Dito sila, Trish.
Nagulat. Dito sila. Okay lang? Okay lang? Oo. Wala kang nakita dyan. So, ayan dito yung bedroom nila. Dito kwarto ni Princess. Dito tayo. Pero ayaw ni Princess. Ayaw niya dito kasi. Medyo malayo. Malayo. Ayan. Ito mo yung hallway pa dito. And dito parang playroom. Eh, mag-isa lang siya, ay natatakot siya. Eh, dito yung bedroom. Ayan. Diba ang ganda? Hello? Hindi na ako takot. Dito na ang pang-i-open pala. Bakit? It's a station, oh. Princess, pwede kang maglaro dito. Hindi ko pa rin mo pamitin. Hindi ka pala, oh. Hindi daw siya marunong. Same. So, ayan. Dito, wala naman dito, di ba? I think that's... Ay! Actually, di ba lang napunta yun? Ay, an, ito yung... Ah, may toilet ka palang sarili! Dalawa pala. Ay, bathroom lang. Walang... Ay, bathroom. Ano, walang... Ay, pwede na din, di ba? Tapos pwede na din shower. Hindi namin din napuntahan. Ayan. Na-discover mo siya. Sabi ko nga may tituan. Hindi, kasi yung sada nakita din. Di ba pink din yung ano, bathtub? Ayan. Wala nga lang. Hindi ko nabubuksan dyan. Nakasarado. Oh, nakasarado siya. Tapos dito yung dining. Ayan. Hindi, okay na. Maliwanag naman. Cold dito. Tapos dito yung bedroom namin. Ayan. Dami namin gamit, diba? Kailangan ko pag-dating. Ganyan talaga kami pag umaalis. Ang dami namin dala. Ayan. So, dito kami. Dito namin pahigain si Princess. Dito pala sa gilid. Dito na siya. Okay na siya dito. Okay na ba? Oo. Inatatakot yun siya. Okay, natakot sa takot. Oo, yung layo niya doon. Pwede dito. Pwede naman dito kari niya. Okay lang. Ano ka ba? Tapos dito, isang bedroom pa. Pwede naman siguro dito. Tatlong bedroom. Oo, tatlong bedroom. Hindi, four. Four? Nandun. One, two, ay, oh, three, pala, oh. Tapos ito. Ayan. Bunk bench. Four. Oh, four, tama. Tapos dito, saglit lang tong ating ano. Ah, dito yung ano, bathroom. Tapos meron pa doon. Ayun yung bathroom, ito yung toilet. Isang bathroom. Ah, isang bathroom, isang shower. Bathroom. Tapos. Ah, okay. Oo, okay na. Okay, old style eh. Oo. Tapos, yun nga, dun yung isang toilet. Ano to? Bukas to. Merong fridge dito. Ah, bukas pala tong fridge dito. Oo. Tapos, dito yung kitchen. Ano yun? May iba ko na sa laman. Ayan, nagluluto si Trish ng chicken curry. Mm-hmm. And then brown rice. So, mamaya mo pa yan ilalagay yung ano. Mamaya. Pwede sa pasyon pa. Oo. Baka maano eh. Yung... Lumambot ng sopa. Mas gusto ko yung capsicum na medyo crunchy. Oo, yun din ang gusto ko. So, ito yung kitchen nila. Malaki naman siya. Para ka namin sa madilan. House pa yung bahay. Ayan, merong fridge din dyan. Hindi ko na bubuksan. Ayan. Ano to? Parang... Parang before. Ayan yung dating. Fireplace din nila before. Ah, pag... Kasi before walang heater. Oo. So, ayan. Dito siguro sila nagluluto before. Ah, oh, pwede rin. Oo. Oo. Kasi walang steam pa dati. Baka kahoy. Siguro ito bahay na ito, 50s pa. Thank you.
ng grass. So, tapos na kaming kumain. So, ang gagawin namin is, maglalaro kami ng Scrabble. Kasi yung boys, nanonood sila ng cricket. Mm. So, kami maglalaro na kami ng Scrabble. So, ayan. Buka tayo na. Wait. Pwede na buka? Okay. Wait, hindi kain pa. Hindi kain pa, princess. Huwag ka mahiya. Kain ka ng kain. Mm-hmm. Eight princess. Pura ko na. May nabuo na siya ako. Wala na ba? Dito kami sa Kutisha. Kutisha. Di ba ang ganda ng ano nila? Tapos, ito yung view. Princess, ang labo, di ba? Madilim pag against the boys. And Trish. So, dito na yung aming pagkain. Ayan yung kay Trish. Kain! Nagluto pala ako ng Rogan Josh. Ito yung aming ulam for tonight. 5 piraso yan kasi 5 lang kami. Then, nagluto na din kami ng rice kasi ano na, 6:30 na. Palating na si Mark. And then, magluluto yata si Greg ng mashed potatoes. So, yan. Nagugutom na ako. Hello mga langga. So, alis na kami dito. So, nag-check out na kami dito sa bahay. And nauna na sila Trish. Pupunta kami sa beach before kami umuwi. Mamaya na kami uuwi, siguro. Anong oras pa lang? I think 9:30. So, siguro hapon na kami makaka-uwi sa bahay. So, ayan. Punta tayo ng beach. Pero hindi kami maliligo. Ano lang doon. Kain-kain lang. So, andito na kami sa beach mga langga. Ayan. May dala sila Trish na tent. Kami lang yung wala. And then, sila May, Meron din. And kakain na yata kami. Kasi gutom na talaga. Andyan sila. And then yung mga bata andun. Thanks girls. Oh, adobo. Beautiful. You want more rice? So, i-close ko lang yung vlog. So, pagdating namin dito sa bahay, hindi na ako nakapag-vlog ulit kasi napagod ako sa pagdadrive. Parang naninibago yung aking katawan. Inaantok ako. So, pinilit ko lang hanggang sa makadating kami dito sa bahay. So, yun. Sabi ko kay Mark, kailangan ko nang bumalik talaga sa pag... grabe naman si Mark, inaantok na.
ano ba yung sinasabi ko na nakalimutan ko na tuloy. Kailangan ko lang bumalik talaga na mag-aral talaga mag-drive. Marunong naman ako mag-drive pero may mga ano pa na kailangan kong matuto like mag-parking, sa mga ganun. So, kailangan ko pang matutunan yun kasi medyo mahirap mag-parking. Lalo na yung ano, yung parallel parking. So, hindi talaga ako marunong. So, kailangan namin maganap ng magtuturo sa akin kasi yung nagtuturo dati sa akin, hindi na siya nagtuturo. So, nag-retired na siya. So, yun, kasi nag-expired na yung aking learners last year. So, nag-renew ulit kami this month. So, ayun. And, kailangan ko siyang tapusin kasi 6 months lang yung kinuha naming ano, yung ni-renew namin kasi may bayad din yun. Medyo mahal din siya. So, sabi ko kay Mark, kailangan ko nang maganap talaga ng magtuturo sa akin para matapos ko na ba siya. So, ayun. Anyway, yun na yung ating vlog mga langga. Pasensya na, I think, yung vlog natin parang it's all over the place. Kasi hindi ako masyado talagang sa vlog lately. So, pasensya na. So, tingnan ko mo bukas kasi mag-edit ako bukas ano yung upload ko. Meron akong mga vlogs na hindi ko pa talaga na-edit. Baka hindi ko na siya ma-edit kasi talagang sobrang late na sila. So, we'll see bukas kung ano yung aking mga ma-edit. So, ayun. So, sobrang na-enjoy namin ni Mark yung weekend holiday kasama yung mga friends namin. So, first time namin gawin yun ni Mark. So, yun. Sobrang na-enjoy talaga namin. And si Princess, I'm sure naman na na-enjoy niya. And nakasama kami. And kasama yung friends namin. So, yun. And magpa-plan ulit kami ng another weekend holiday kasama sila next time. So, mag-plan kami ulit. So anyway, mga langga, i-close ko na nga itong vlog. So thank you so much for watching. And hope to see you in my next one. And enjoy life and take care. Good night, mga langga. Bye!